Dito Daniel. Nawala sa akin yung Zio. Yung Zio set. Mataas yung bawat sa video. Super taas. Zio set. Super taas yung bawat sa video. Ito. Yung color. Hello, Allan. Ayan. Tapos, isi-set up ko lang yung Facebook Live natin. Kasi kinukuha yung code sa ano? Sa Facebook. Saan ba yun? Ang code ay... Saan na ba yung page ko? Mommy Tasha. Ayan. Try mo nga magsalita, Allan. Hello po. Ayan. Ito. Marino naman. Okay. Oh, walang electric pan dito. Ah, okay lang yan. Saan na ba yung ano, Facebook live na in-schedule ko? Ayun. Kasi mag-ano yan? Magka-countdown siya. So, antayin natin. Asan na eh? Where is... Dala, yun. Ito si live. And so, nagka-countdown na siya. 1 minute and 30 seconds. Yan. Kunin ko na to. Live on streaming. Chuchu. Yan. Ginawa ko rin to para kay client kasi hindi niya alam. Mahirap kasi explain. Because sige na, sasama na ako sa ano, sa live mo. Yan. Pero gagawa ako ng video para madali. Yan. Ay, mali. Dali, mali yun nakuha ko. Ayun. So, pwede rin actually mag-live using ano, yung pang mga streaming ng mga gamer. Yun. Kaso, ano, medyo mabagal sila. Malaki kumain ng RAM sa computer. Opo, correct. So, antayin natin si... Anong sabi ni Mary? Ayan. Wala pa si Ann. At saka si Eloisa. So, antayin natin. Baka natutulog na si Eloisa kasi gabi na. Opo. Oo. Maaga kasi matulog yun, si Eloisa. So, antayin natin sila. And sandali, tingnan natin sa Facebook group natin. So, yan! We're live na pala. Wow. Yan, so, hey guys! We're live na. And I have Allan with me. Wait nga, tingnan ko yung itsura natin sa Facebook group.
Ayan. Okay so naman. I have Allan with me now. Ayan. So, Allan is, ano bang title mo, Allan? Techie E-commerce VA. Ayan, ayan. Oo, Techie E-commerce VA. Sa susunod, magtatayo na tayo ng ano, Amazon store natin. Ganyan. Oh, yes. Ayan. So, antayin nyo yan, guys. Siyaman kami ni, ano, ni Allan. Ayan. So, si Allan is one of my students rin. I work from home, Be Awesome mentorship program. Yan. And currently, he's my VA intern. Yan. So, si, kaya nakikita niya sa group natin, kay Work From Home, Be Awesome Facebook group. Yan. So, si Allan yung nagwe-welcome sa inyo. Ganyan. So, because he's my VA intern. Yan. So, pakilala ka na sa amin, Allan. Go! Okay. So, meron ako na-prepare na, ano, na PowerPoint. So, i-share ko na yung screen ko. Oo. Share screen mo na. Yan. Yan. Tapos, mas gulo-gulo yung buhok ko. Ayan. Ayan. Okay lang yan. So, yan. 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 So, kita nyo na po. Yan. Kita na namin siya. Yan. So, okay. Mag-start na po ako. Okay. Sige, start ka na. Go. I'm Allan Antang. A technical e-commerce virtual assistant. Kasi currently hired ako as a eBay product lister. So habang nag-aaral ako ng mga technical courses ni Mami Tasha. So yun. So ano next slide lang ako. Okay. Nakatira ako sa ano sa Las Piñas City and then ito yung family ko, si Jane, yung wife ko and then my daughter Pia. Ayan. Okay. Next, educational background, nung college, tinake ko is computer science kasi walang engineering nung time na yon. So, hindi ako nakagraduate. Yan nga gusto ko, computer science. Oo, pero naging fine arts. Sa ano, Makati University. So, umabot naman ako ng third year kasi nag-work na agad kasi ako nung time na yun eh. So, marami akong times na nag-try ulit i-complete yung course ko. Maraming dahilan eh, kaya hindi ko na tapos-tapos. Okay, next slide. Oh, so age of 19, nagtrabaho na ako agad. So, excited mag-work. So, unang company ko is Video City. So, yung mga... Ay, pareho pala tayo. 19 ba ako? Mga ganun din, oo. So, Video City. Mga video rentals. Mga... Ano pa lang eh. Puro VHS lang yung pinaparent namin. Bibihira pa yung DVD nun. And then, after nung kontrata ko, nag-Jollibee ako. Kenny Rogers. Shakey's. And then, Pizza Hut. Doon ako nagtagal. Mga 6 years din ako. So, doon ko rin nakilala yung mga... yung wife ko. So, ayan yung picture ko ng server ako doon. And then, gumagawa ako ng pizza. Ayan. Naka-chef hat ako. Wow! Gawan mo naman kami ng pizza next time, Allan. O, ayan dito na si, ano, si Joanna. Hello, Joanna. At, hi, Joanna. Oo, Video City. You can guess the age daw sa Video City. Oy, dati may Video City dun sa tabi ng Telus sa market-market, di ba, Joanna? Naalala ko yun. Ayan. So, yan. So, yun. Everything happens for a reason. So, in 2009, nagkaroon ako ng spinal cord injury. So, medyo mataas chest level. So, na-paralyze yung lower extremities ko. Dalawang legs ko. Pero, yung dalawang kamay ko, okay pa siya. So, pati yung mga daliri ko, gumagalaw-galaw pa siya. Okay, ito yung therapist ko. So, ina-assist ako maglakad sa bars. Ayan. So pansin nyo, mas maliit siya sa akin. So, mga ano lang siya, mga 5'4 lang yata siya. So, ayan. Then, ayan. So, journey to recovery. So,
4 years of intensive physical therapy and occupational therapy. So, madugo talaga pinagdaan ako yan. Talagang namuhunan ako ng dugo. Sobrang hirap. Nandiyan na yung pinapadapa, pinapaluhod, pinapalakad, pinapatayo. Ayan. So, mahirap talaga siya. Pero okay lang. Kasi kailangan gumaling. So, ang nangyari, ang result, nagkaroon ng konting improvements. Pero hindi enough para maging para maging independent ako sa mga functions ko. So kailangan ng assistant lagi or so yan. So ito yung parallel bars. So diyan ako naglalakad. So saan yan? Sa hospital na Makati. Next. So yun, second chances. Habang nagka-therapy ako, nag-aaral ako ng mga paano mag-ayos ng mga computers, laptop. More on software lang nga lang. And then, usually mga client ko, mga nurse, mga physical therapist din, mga doctors minsan. Yan. So, minsan mga kamag-anak pa. Yung mga close relatives. And then... Magaling ka pala mag-chess. Medyo okay na ako. Agad ako niyan eh nung high school. Sabi ko, ayoko na nito. So, tinuruan ko sarili ko maglaro ng chess professionally. So ang aim ko noon para maging part ng Philippine Para Chess team. So, ayan yung mga kalaro ko online, pumunta sa bahay. And then yung therapist ko, kalaro ko din. Ayan. So, habang nagpapahinga, galaro kami. And then, so 2017, freelancing, na-discover ko siya kasi merong client ako na, oy, ba't hindi ka na lang magtrabaho online? Magaling ka naman sa computer. Ay, nako, ano lang yan, puro scam lang yan. Lahat turned down lahat. Oo, akala mo rin scam lang, ganyan. Parang parehas ni Joe. Oo. Tapos noon, sabi ko nung sige, try ko. So nag-research ako. May 2017 nag-apply ako sa Genash team. Ayun. Usually hina-hire nila mga PWDs. Okay, so tech support naka-base sa Singapore. So ano lang ako doon, mga 1 month lang kasi sobra. Parang feeling ko nabigla yung system ko from nothing to something. So na-stress talaga ako, sobra. So nag-resign ako doon after 1 month. So yeah. So parang feeling ko di ako ready sa online job. Okay. Next. Para to be able to prepare myself on online job, nag self-study ako online. So napakalawak. So nag-review ako ng programming ng college, yung mga libro ko noon, binabasa-basa ko. Then Microsoft Office, Windows operating system, wala pang Windows 10 noon. I think meron na. Hindi ko lang siya na-install. Karamihan puro pang-office, Microsoft Office. And then, inaral ko yung Adobe Acrobat. Kasi nga, nagkaroon ako ng mga friends na chess player. So, pinapa-update sa akin yung mga lumang chess book para maging updated. So yun. Trial and error. So, napakalawak. So, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa talaga. Ano yung mga kailangan na skills para maging virtual assistant. So, yun. Next. So, nag-enroll ako. Digital online school. Yan. Yung mga ginawa ko. Nag-aral din ako ng mga free courses. And then, mga premium courses like work from home kay Mami Tasha. So, yan. And next slide. So ito yung mga natutunan ko sa pag-aral o productivity tools, email marketing, e-commerce, then mga WordPress management, graphic design, SEO, social media, video editing, audio editing, PDF editing. So for lahat yung puro basic. So ang pinili ko dyan kasi mas madaling pag-aralan yung e-commerce. Tapos yung iba sunod-sunod na. So yun. So puro basic lang naman. Okay. And then
3 biggest reasons for working online. Siyempre, hindi mo na kailangan mag-commute, mamasahe. Eh, siyempre, para sa amin mga PWDs, so mahirap mag-transport. Mag-transport from place to place. So, napakagandang oportunidad to sa mga PWDs talaga. So, number two is flexibility. So, personally, hindi ko kaya mag-work straight 8 hours a day. So, hinahati ko siya. Ako din, hindi ko rin kaya. Masakit sa likod. Sobra. So, tapos, prone ako sa bed sore. So, kailangan may rest period talaga. Okay. And then, number three, can work everywhere. So, as long na meron kang laptop or internet, so kahit saan pwede ka mag-work. Sa hotel, sa beach, minsan may pocket wifi ka. So, kahit saan pwede ka magtrabaho. So, yan. Next is challenges did I had when starting my work from home career. So, yun. So, nung una, kulang ako sa skills eh. So, kailangan mag-aral para tapos din patapos mag-aral, i-apply, yan. Next is internet connection. So, napaka-unstable ng internet dito sa Pilipinas. So, naiinggit nga ako dun sa ibang bansa. Ay, hindi ka pa naka-fiber. Hindi pa po available dito eh. Kinukulit ko nga po yung PLDT na malagyan na. Kasi wala yung si Converge, ganun. Wala rin po, kinukulit ko. Wala din. So, kung sino lang po mauna sa kanilang tatlo, Globe. Oo, Globe. Wala pa rin si Globe. Wala rin. So, lang po. Mabagal kasi pag hindi fiber yung internet eh, no? Yung upload sa kayo dami. Oo, yung upload ang mabagal. Yung download, medyo mabagal. Okay pa. Tapos, yun. Tapos, next is computer failure. So, hindi mo alam kung kailan masisira yung computer mo eh. So, kailangan meron kang backup. So, kailangan at least dalawa yung working PC mo. Kasi di mo alam kailan makukorap yung computer mo, kailan masisira. So, then, next, client hunting. So, siyempre, pagkatapos mo mag-aral, mag-aral na ng client, siyempre. So, yan yung mga challenges. Then, yung interviews, din ako medyo takot talaga kasi nakaka-tense talaga yung interview. So, lang naman yung practice lang and experience din. So, pag marami ka na naging client, para ka na lang nakikipagkwentuhan sa sa kanya. Okay, next. How did I overcome them? So, nag-enroll ako ng mga free and paid courses, siyempre, para ma-enhance yung skills ko, para magkaroon ako ng focus, yung talagang kailangan, kasi napaka-broad kasi, napaka-lawak ng mga, ng mga kailangan na matutunan talaga. Kung paid ka, bibigyan ka ng mga tips para ma-shorten yung time, para magkaroon ka na ng agad ng mga clients. Tapos, invest for your equipment. So, computers, laptops, syempre, kailangan talaga. Pag VA, ang alam ko, kailangan at least i5. Tama ko ba? i5. And then, yung RAM is, pag Windows 10 gamit mo, is 8 gig dapat. Oo, para mabilis-bilis siya. Oo, kasi, minimum yun. Kasi malakas sa RAM si Windows 10. Ah, malakas sa RAM si Windows 10. Ganun, oo. Dami niyang mga... Dami niyang arte. Dami niyang arte sa katawan. Okay. And then, internet din, syempre. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan wired, hindi yung wireless. Para at least medyo... at least 5 Mbps. Mm-hmm. At pinakamahaba na. Yung net ko, 5 Mbps worth 1699. So... Hopefully, magka-fiber. Medyo mahal, no? Kasi yung sa akin, fiber, 100 Mbps, 3,000 lang. Opo. Mura, sulit na sulit talaga. Oo, sulit na sulit pag fiber. Okay. So, next is noise cancelling headset. So, ang gamit ko ngayon is Plantronics. So, kasi dati bumili ako ng Mumurahin, yung worth 500 na headset. Ang bilis masira. So, nag-invest talaga ako dito sa headset na to.
Kasi pag may mga client calls, kailangan mo talaga. And then, HD webcam. So, bumili ako ng camera dito sa ano ko. Ako nga rin, bibili niyan. HD webcam. Ano lang, mga 7. Yung mga Logitech ba yan? Logitech. So, yun. Mga naipon ko nung ano, last year yun. So, yun, binibili ko na siya. Nag-invest talaga ako. And then, next slide. Where did I get my first online job? So, yun. ECS Philippines. Ang main client nila yung taga Israel. Okay. So, tawag sa aming eBay account assistant. So, yun. So, and then, yun yan. Kay Coach Tasha. So, intern assistant. So, talagang nag-enjoy talaga ako sa ano, sa pagkatrabaho ng online. Okay. Then my situation now that I working from home, I really enjoy talaga kasi at the same time na alagaan ko yung anak ko, 12 years old, dalaga na. So nababantayan ko siya, as in, I joke. And then, so I still have time to study other online skills. So yun, so habang nag-work ako, may time pa ako para mag-aral ng iba. Oo nga, okay. Tama. And then, goal ko is magkaroon ng multiple clients. So, same with Coach Tasha. So, yun. So, ano, sa ngayon, ano lang eh, dalawa pa lang eh. So, hopefully, next month, baka meron na. Oh, meron yan. Oo, magkakaroon yan. Basta pag nanghingi ka kay Lord ng client. Oo. So, ba sobra pa, bibigay yan sa'yo. Oo, so sobra. Wait lang, Lord. Isa-isa lang. Oo. Oo. Ayan. Yan. So, 3 tips for people who want to work, start working from home. Kailangan meron kang mindset. So, kailangan buo loob mo na magtrabaho online. Kasi kung nakikiuso ka lang o kasi kailangan gustong-gusto mo talaga siya. Kasi once na medyo na-reject ka ng client, so kailangan matibay loob mo. Okay, and then formulate your biggest why. Ayan. Meron akong biggest why sa next slide. Okay, and then get some training. So, kailangan talaga yan. Ayan yung magiging puhunan mo para sa career mo online. And then, after training, siyempre, apply your knowledge. So, dapat 3 lang eh. So, may bonus ng isa. Okay. Okay, next. But ito yung biggest why ko. So, kung papansin nyo, nakadikit siya sa wall. So, ayan yung turo sa akin ni LJLSR. Ayan. So, kailangan print out. I want to earn 100,000 a month. I want to check out myself. May regular physical therapy para makapag, ano na ako sa labas. I want to have enough college fund for my daughter, best equipment. And then yung ngipin ko, nauubos na siya. So, kailangan ipagawa ko na siya. Okay. So, lagi ko siyang binabasa. So, para at least, lagi ako motivated. And then, advice, if you have sa mga gustong mag-online, so, harap sila ng mga mentors na mayroong, meron silang membership site. So, you can study on your own pace. Kasi, di ba, di mo basta-basta magre-resign eh. Mahirap yun eh. So kailangan meron kang buffer money para at least 6 months para maging ready ka sa working online. Oo, tama. Lalo na tayo mga may anak. Ayan, kailangan may buffer. Oo. Opo. Kasi paano tayo kakain? Ganyan. Kasi kaya ko po nasabi yan kasi pag yung 1-day seminar lang, kasi minsan pag, alamawa, SEO, yung pupuntahan mo, kasi yung Google algorithm, kasi ano yan eh, yung pwede ngayon, bukas hindi na. So yan, so kailangan, kasi pag meron ka membership site, usually nag-update yan. Okay. Pero hindi naman masama yung ganun. Pero mas prepare ko lang yung mayroong membership. So, ito. And then, so ito. So, thank you very much, Angelica Altar. Kasi siya yung nag-sponsor sa akin para
or maka-enroll kay Mami Tasha. Yay! Thank you! So, napakabait niya, mabuting tao. Oo, si Gelay. Kung nanonood ka ngayon, hello from... Hello. Hello dyan sa Taiwan. Antayin mo kami ni Allan. So, yun. So, yan. So, thank you so much sa mga mentors ko. Si Roel Austria, si Ryan Gersava, Natasha Rivera, si LJ. Di ba naging ganun po yan? Oo. Oh, naging ano 30 days din kaming nagano nagturuan. Oh. Nagturuan. Oh, nosebleed ako sa kanya. Kaya niya mag-English ng straight talaga, 1 hour. Mm-hmm. Sabi ko, ako naman sige, makikinig lang ako. So, yan si Ate Gelay, ayun no. Oh, hello Gelay. Ayun. Then ito yung sa ano, yung mga sa virtualahan, yung mga friends ko. And then oh, ito na. Last slide na to. So, ito yung pinanghawakan ko talaga. In your life is in your hands. No matter where you are now, no matter what has happened in your life, you can begin to consciously choose your thoughts and you can change your life. There is no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can change. From The Secret. So, pansa ko ni The Secret. So, hawak mo yung future mo eh. So, kailangan, wag ka lang yung, ako meron akong option na humilata lang, mag-antay lang kasi pensionado naman ako ng SSS eh. Monthly may nakukuha. Pero kulang yun. Pero mas pinili kong may gawin na at least makakatulong sa akin and sa family ko. So, yun. That's it. Oo, nakaka-inspire naman yan si Allan. Ah, so may pension pala yan sa SSS. Kasi nag-work din po ako ng mga, ano, mga 8 years din eh. So, mm-hmm. Naipon din. So, kayo, yung mga freelancer, maghulog din kayo sa SSS kasi hindi mo alam mangyayari in the future. So, kayo po, meron po kayong SSS? Hindi. Sa ano ako naguhulog? Sa stock market. Oo, mas malaki yun. Oo, mas malaki yun. Di ba, Ann? Hello, Ann. Oo, ayun. Mga question ba? Kasi hindi may question ba? Tingnan ko nga sa Facebook group. Yan. So, pag may question kayo for Allan, palagay sa Facebook group natin or yung mga nandito sa Zoom. Yan. Ayan. You can put it on Zoom. Yan. So, so far, wala pa. Pero may, ito, may nag-question beforehand. Sandali nga, hindi ko mahanap. Where is it? Dito yata, yan. So maraming ano, pagka tinanong kanila, Allan, na paano ka raw ba mag-start? Yan, so wala pa raw silang experience, ganyan. So araw-araw, may nakuha akong question na ganyan. Anong isasagot mo sa kanila? Para mag-start. So, ano lang, may mga free ano naman. So, sa YouTube yan. So, pag meron naman kayo mga free resources. So, oo, may oo nga, tama. So, may kasi Google, meron diba? Video may Google. Sa YouTube. Oo. So, and then may Google, yes. So ikaw dati nung nag-start ka, ginugel-google mo lang? Google lang kasi nag-ayos po ako ng computer. Pag may problem, ginugugol, ang inaano ko lang sa Google, hindi milalabas na siya. So yun, mas kasi yung Google, best friend natin yan ng mga freelancers. Tama, yes. So maraming answer si Google. Pati yung nung bumabagal itong si laptop ko, yan, ginugel ko. Oo, yung ano mo yung mga startups. Oo. Tapos kaso ni-refresh ko na siya. Yung parang factory reset kasi bumabagal pa rin yun. Tapos umayos na siya. Oo, factory reset lang. Ano yun? Continuous pa rin update nun. Oo, yun. Nag-update pa rin siya. Kahapon yata, di ba? Parang may update si Windows. Ito daw si Joanna. Ano daw ginagawa mo to overcome yung challenge sa interview? Problema ko rin yan. Question ko din yan. So, ano lang naman. So, practice lang naman. So, sa harap ng mirror. So, yun ang sabi nila. So, kailangan mo, ano, meron kang laging kausap. So, huwag ka masyadong nag-chat. So, kailangan voice call lagi para at least ma-improve yung ano mo. So, yun lang.
Oo. At saka, ano, pagka may interview kayo with your client, kasi syempre, usually, before kayo interviewin ni client, sasabihin na niya kung anong help yung kailangan niya. Kunyari, sa atin, Allan Techie VA. So, oh, kailangan ko ng help para ayusin yung online course ko. Ganyan, di ba? Kunyari, maglo-launch si client ng online course. So, magpe-prepare ka na niya ng questions for your client, 'di ba, na itatanong mo kay client para dun sa online course niya. So, ano bang online course gagamitin mo? Gagamit ka ba ng WordPress or may Thinkific ka ba? Ganyan, kung online course 'yan, ganyan, or ano yung ginagamit mo ngayon? And then email marketing, may email marketing ka na ba na ginagamit 'yon? So, ikaw yung magtanong, ikaw yung mag-interview kay client mo instead na si client yung nag-i-interview. Alam ko naman, hindi naman tayo hanapan ni client ng diploma. Ano diploma mo? Marunong ka ba talaga mag-WordPress? Ganyan, di ba? Tama. Oo. So, kaya tayo may website na din, di ba? Kung Techie VA, so, mahalaga yung website mo. Kunyari, ikaw yung allanantang.com kasi yun yung proof kay client na marunong ka na talaga ng WordPress. Oo. And then, kunyari, sa team, yung specific na team na ginagamit namin. Kunyari, kami ni Janet, favorite namin si Thrive Architect. Yan. Tingnan pa, si Pearl, si Janet, tsaka si Alverg, yan. Ang mga may favorite kay Thrive Architect at Yoast SEO. Alam nyo na yun. Di ba? Masaya si Thrive Architect, di ba? Masaya, Medyo nasasanay na ako. Nasanay ka na. So, medyo madali na lang. So, usually, si Allan ang ginagawa namin kasi mga blog posts, ganyan. Tapos, sa iba kong client, ang ginagawa naman namin, landing pages. So, next time, gawa rin tayo ng mas maraming ganon. So, yun. So, meron din mga hacks din na instead of mga portfolio, di ba ginagawa natin screenshot, di ba? So, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng sarili kong video. Kung parang demo. Kasi dati gumawa ako sa Shopify demo. Kunyari, maglalagay ako ng items doon. And then, yun ang sinabi ko sa client. Kaya ako natanggap doon sa job post na yun. Oh, galing. Oo nga. Maganda yan. Video. Oo. Ang demo. Oo. Ide-demo mo. Kaya kunyari, pangit yung website ni client. Ganyan. Yes, or tutulungan mong gumawa ng landing page si client. So, nakita mo, pangit yung landing page niya. So, kukopyain mo yung landing page niya. Tapos, sa website mo, ganyan na page. Tapos, gagawa ka ng video walkthrough. Oh, client, ganito yung ginawa kong landing page for you. This is better because blah, 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 ganyan. So, may impress si client. Sino ba yung VA na gumawa nun for them? Diba? So, yan. Oo. So, yung mga ganon, yan, maganda dito kasi pwede kang maging different from others. Hindi ka tulad sa traditional job na kasi 'di ba may HR na titingin ng resume mo. Ganun, 'di ba? Bago ka interviewin ng manager, interviewin ka muna ng HR, kunyari sa call center HR, tapos team leader ganyan before interview with the OM. So dito maganda, diretso ka na with the client. So pwede ka nang diskarte kung paano ka magiging different with other freelancers. Ganyan. So, yan. So, yun yung masaya dito pagka nag-a-apply. Pero yun nga, ngayon nagfo-focus, medyo, kasi yung client ko ngayon medyo maraming hours, di ba, no, Allan? marami tayong ginagawa. Yun. So, yun. Ngayon, tamad ako makipag-usap sa mga bagong client. Ganyan. Pag hindi ko type yung work. Yun. Si Miss Ann, may question daw ata. Ano yung question mo daw, Ann? Sorry, late ako ah. Wow. Sabi ko, naghang yung laptop ko. Naghang. Ayan, kailangan mo na din i-refresh yung laptop mo. Kasi nung naghang tong laptop ko, sabi ko, kailangan ko na bang bumili ng bago? Hindi, kaya niya pa. Kaya pa niya. Try ko maging techie. Madali lang, pipindutin mo lang yung refresh, sabi mo lang kay Windows. Refresh, di ba no, Allan? Restore. Restore, yes, oo. Hindi mawawala yung file ko. Hindi mawawala yung files, pero yung mga naka-install, kunyari mga Photoshop, ganyan, lahat mawawala. So kailangan mo talaga na yung mga files mo, nakahiwalay na, drive. Oo.
para at least pag nag-restore, hindi siya talaga madadamay. Mm-mm. O kaya, ano, yung ginagawa ni Mami Tasha na cloud. Yung... Oo. So, lahat ng files ko, tsaka yung client files, naka OneDrive siya. Kasi 1 terabyte naman yun. E, 1 terabyte lang din yung laptop ko. So, pareho lang sila kung ano yung nasa laptop ko. Andun din kay OneDrive. So, kunyari, pag nasira itong laptop ko, lilipat lang ako dun sa kabilang laptop. Andun pa rin yung pa rin mga files ko. Okay. So, my question. Ito. The question is, ganyan. Number one. Sige. Hindi. Di ko alam kung natanong na or nabanggit ni Allan kanina kasi nga, late camera ko. Ang question ko is, hindi ka ba na-question ng client mo as with your physical challenge? And isa pa, ikaw, hindi ka ba nagkakaroon ng alinlangan? Clear ba? Una-una, ang discarte ko, di ko sinasabi na PWD ako. So, siguro medyo later na lang lalaman niya. Kasi ang nagkakaroon ng ano eh, parang, alam mo na, so medyo later ko na sinasabi. Tulad nito ng isa ano sa client ko sa eBay. Medyo nung pagka-hire ko, saka na lang sinabi na PWD ako. So yun. Tapos, ano pa yung next question? Yung follow-up question mo? Ano yung... Kung nagkakaroon daw ka daw ng doubt. Ganyan. Doubt? Doubt. Meron ka bang alinlangan? Alinlangan. Yun nga, yung turo nga ni Coach LJ. Yung confidence lang talaga, yun lang yung pinaka kapal na mukha, yun ang turo niya sa akin, ayun nagtatak sa akin, kailangan yun, inaaral ko yun para kasi yung sasabi, confidence is equals to dollars, yun ang sabi niya, yun ang turo niya sa akin. So yung kailangan si klaro si Coach LJ, ano yun eh, ayoko na mag talaga magaling talaga siya mag ano, mag full of confidence talaga. Oh, pero ano, wala namang epekto yung pagiging PWD sa working online, feeling ko. Oo. So okay, pag ako yun, okay lang sabihin sa client. Oh, ano, ilalagay ko pa yun sa website ko. No. Yeah, parang branding mo actually, din yun. Mhm. Oo. Yeah. Actually, kaya ko siya tinanong, I wanted to highlight na it should be used as your asset. Oo. Pag ako gagamitin ko yan, oo, na para PWD ko, pero I try my best na to work, so that's why I'm working from home, mga ganun. Use as advantage, business. Parang ganun. Pero naman. Yes, sobra. So ipoposition mo siya na ano, parang why am I different from others? Ganyan, di ba? Parang si Nick Vujicic, ganyan, di ba? Oo nga. Oo. Ano yun? Walang kamay yun, walang paa. Oo, walang kamay, walang paa. Pero nagsisurfing, talo ako. Actually, naisip ko nga, Allan, di ba you mentioned, nag-video ka. Malabo ako, malinaw naman. Okay naman. Naisip ko kay Allan, nag-invento ako. Ano. Pero then, ang nakita ko kay Allan is like, meron siyang video kung ano yung mga kaya niyang gawin. And then later on, parang sa ending, ipapakita niya na, hey, I can do this even though I have a physical challenge. Alam mo yan, yung oo. Sobrang nakaka-inspire yun. Oh, pwede kang gumawa ng parang ano sa website mo, the pros and cons of hiring Allan. Tapos una mo na lahat mga pros. Tapos yung cons lang, ay, o nga pala, hindi ako ano, hindi ako makalakad. Ganun lang, di ba? Parang ano... Parang, comedy lang, gano'n. Comedy lang, gano'n. Para sabi, ang galing-galing naman itong, ano, itong si Allan Antang na to. Tapos yung pala, PWD. O, di ba mas gumanda yung, ano, nga. Yung story mo? Gawin lang natin siya ng dramatic video script. O, gagawin ka namin ng hero, the hero journey. Ganyan. O, Allan Antang, o, gano'n. Hindi kasi siguro ako, kaya ako very inspired. Kasi syempre, special education teacher din ako. Wow. So, I want to show the world na
your disadvantage is your advantage. Mm, correct, tama. Indeed. Yeah, kasi mas mataas yung ano mo eh, yung desire to improve your life. Oo. Kasi di ba Tash, mas mataas yung desperation level. Eh. Di ba? Mas mataas yung desperation level, mas mataas yung level of achievement. Mm-hmm. So maganda 'yan. Alam ano gagawin natin 'yan, Allan, no. Thank you. Oo. Go, Allan, you're the best. Oo, yay. Ayan, may questions pa ba tayo for Allan? Tingnan natin sa ating gabi na kasi, konti, natutulog na sila. Oh. Feeling ko si Eloisa natutulog na. may magising dyan, mga ano lang, silent lang. Oo, mga alam silent. To. Si, feeling ko si Janet, busy kay Yost eh. Ayan. Sabi ni Janet, hindi raw ako nakikinig sa in-interview ko. Bakit? Ayan, nakikinig kaya ako. Ayan. So, yon. So, actually, na-inspire din ako sa'yo. Kasi, di ba, saya, ang galing. Biruin mo, sipag-sipag mo. Imbis na umupo ka lang dyan. O, pwede yun, no? So, you're trying to find a way na yun. Pero yun nga, magandang avenue talaga na ano, mag-work from home, yung mga may PWD. So, sa meet-up nyo, ilan kayo na gano'n, nagmi-meet-up na mga PWD, gano'n? Last year lang. Pero ano, meron naman every two months. Di lang ako nakakarating kasi mahirap talaga. Mm-hmm. Ang transportation. Pero pag ano, pag may budget, pwede naman mag-hire ng magbubuhat or mm-hmm. mag-assist sa akin. So, yun. So, sana makasali na ako ng chess tournament this year para ma-meet ko na yung mga idol ko. Oh. Kaso sa Las Piñas ka, no? Malapit ka ba sa kanya, Ann? Sa Las Piñas? Ayun! Si ano? Yes! Si taga saan ho kayo? Muntinlupa. Muntinlupa. Ang kapitbahay niya si ano, si Michelle. Ang malapit sa akin, Si Nicole. Oo. Oh. Nice. Tash, magpunta ka na sa South. Mag-South ka na. Ang dami niyo dyan. Mag-adjust ano kayo. Mag-adjust ka naman. Maghanap kayo ng co-working na maganda dyan na pwede nating Dalawa. Talaga. Share mo sa Facebook group natin at nang makausap yan. Tapos doon tayo mag-photo shoot. Ayan. Para sa website, dapat maganda ang gandahan niyo yung brother ko is professional photographer. Ayun pala, may photographer pala tayo. Magpa-tayo appointment. Oo, magpa-appointment daw sa kapatid ni Allan. Oh, guys, narinig niyo 'yon. Yan para sa ano, para sa mga website natin, para maganda yung pictures natin sa branding natin. Ganyan. Yung calendar na 'yan. Oo. Ayan, i-share mo naan yung co-working mo. Itanong natin kung magkano yan. Si Jenny, yun nandito. Wow. Alam ni Nikael yun. Alam ni Nikael yun. I-share nyo nga sa group natin. Andito si Jenny. Sabi ni Jenny, madami daw jargon. Hayaan mo, Jenny, tutulungan ka namin. Oo. Matututunan mo din yan. Kapag first time talaga, nung una ako rin dati, nung nag-aaral ako ng WordPress. Ano daw? Tapos nakanganga ako, ganyan. Tapos nung in-install ko nga yung WordPress, at least kayo, alam nyo yung pag-install ng WordPress ng madali. Dati, ginawa ko siya, gumamit ako ng FTP isang buong araw. Yung pag-upload ng FTP kay WordPress. Tapos yung ginawa na, nung natuto na ako, 5 minutes lang pala, buisit yung WordPress. So yun. So talagang medyo may learning curve pag nag-work from home, 'di ba? Medyo steep ang learning curve. Oo. Kasi hindi siya katulad sa regular na work na yung may training talaga with the client, kasi si client walang time na i-train ka, kaya nga siya nagkumukuha ng VA kasi wala siyang time. Yun. So wala siyang time na i-train ka. So, kaya kailangan dapat marunong kang i-train yung sarili mo.
Yan, oo. So, yun. Patingin nga. Ayan, so kung wala na tayong questions, baka sa replay na lang sila siguro mag-a-ask ng questions dahil natutulog na sila. 11 o'clock na. Ayan. Ayan. Thank you so much, Allan. Thank you din po, Coach. Guesting. Guesting. Yeah. Oh, diba? Guesting talaga. Patita. Okay, work from home, be awesome yan. And si Anan dito. Tapos yung mga live attendees natin sa Facebook group. Hello. Yung Facebook page, yan. Hindi ko nakikita. Oh, and then sa Zoom, meron din kasi sa Zoom, sa group lang natin, Coach. Ito sila. No, sila, si Jenny, si Joe, si Michelle, si Zell, si Joanna. Taga saan ka na nga ngayon, Joanna? Nasa north, mas north na ata si Joanna. Yon sa Rizal. I see. Oo, yun. So, thank you so much, guys. And have a great weekend. Friday night, diba? TGIF. Okay. Yes. Yeah. Weekend. Oo. Baka busy sila mag-party-party ngayon kasi Friday night. So Mother's Day pala sa linggo, tama? Oo, Mother's Day sa linggo. Happy Mother's Day, Tad. Thank you. Happy Mother's Day to everyone. Yan. Okay. Bye-bye, guys. God bless. Bye-bye. Thank you.